Magandang araw po sa inyong lahat. After one month sa pag-iingat laban sa COVID, bumalik uli po ako. Naging normal na ang pag-interview ko. Nandito po ako sa laylayan ng Metro Manila, sa Binyan, Laguna. Unfortunately, ang pasyente, ang interviewin natin ay ang nanay. Ang pasyente ay wala rito. Siya ay nasa Mamatid, Pampanga. Siya ay nasa kanyang nasa hipag ng nanay. Ang pangalan ng pasyente ay si Lovejoy at ang nanay ang nandito. Siya ay nagsisilbing kasambahay para magkaroon ng kita maidagdag sa pampagamot. Andito po ang nanay, pakinggan natin siya. Good afternoon, ma'am. Ma'am, ano po ang name nyo? Maria Cristina, alam niya po. Sino po ang mga may sakit nyong anak? Si Lovejoy, alam niya po, tsaka po si Georgina. Na si Georgina ay wala na? Wala na po, March 25 po. Itong bahay na to, kanino po ito? Sa hipag po, nakikitira lang libre. Opo. Ano yung sinasabing sakit na beta thalassemia? Sir, ang beta thalassemia po, ang kailangan po talaga nila, wala pong ibang gamot sa kanila kundi po blood transfusion kasi po yung hemoglobin po nila mabilis pong bumaba. Kaya yun lang po na magba-blood transfuse po kami. Ginagawa ito tuwing kailan? Depende po sa condition po sa mga katawan. Minsan po every week. Pagka po siguro may stress or may ibang nararamdaman ng pasyente, mabilis pong bumaba yung hemoglobin. Pero pagka po naman okay naman po at wala naman po silang mga nararamdaman, hindi po na-stress, umabot po kami ng 1 month. Hawakan nyo, ma'am, yung picture ni Lovejoy. Kung ituro niyo kung sino diyan si Lovejoy. Ito po si Love. Yan yung katabi niyong maliit, yan po si Georgina po. Ayun ba yung namatay na? Opo, sir. Ito bang beta thalassemia? Para sa kaalaman ng mga nakikinig o nanonood sa atin, kailan nagma-manifest ito o kailan nagpapakita ito? Anong taong, ilang buwan, ilang taong gulang sila? Sir, nung nakitaan ko po ng science lab, 5 taon po, maglilimang taon. Ganon din po si Georgina. So nag-uumpisa sa 5 taon? Opo. Ah, talaga? Gaanong katagal nagamutan ito? Sir, ano po, lifetime po ang beta thalassemia. Ah, lifetime ito. So anong nangyari kay Georgina? Bakit pumanaw siya? Bakit namatay siya? Si Georgina po, nagkaroon po siya ng infection sa dugo. Nasira po yung internal organs, yung puso. Inuna po yung puso niya, tapos yung baga. Wala itong kinalaman sa hindi siya nasalinan ng fresh blood? Kasasalin na lang po namin nun eh. Nag-iron plate na po kami, nagtatanggal na po kami ng iron. Bigla pong sumakit po yung tiyan. Tapos po, nahihirapan po huminga. Yung pala po, inatake na po pala ng bacteria yung internal organs niya. Hindi na agapan, hindi na isalba ng doktor? Hindi po sir, na ano naman po nila, pero mabilis po eh. Kasi po, syempre, hanggang sa isa-isa pong nasira, kidney. Nakita po na iba na po ang kulay ni Georgina, na tinubuhan na, tinawag po ako ng doktor, sabi kung patutubuhan ko na daw po kasi iba na po ang nanaubusan ng oxygen. Pero sir, hindi pa rin po ako pumayag. Kasi marami po ako nababalita ng pagka tinutubuhan, hindi po nakaka-survive. Pero sa kagustuhan ko po, bilang na pumayag po ako. Kasi sabi po ng doktor sa akin, in-assure naman po na makakatulong. Kasi siyempre, nanay ako, gusto ko maging maayos yung anak ko. At saka nagtanong din po ako sa ibang pasyente na may ganito. Niya din po na natubuhan na, na nakasurvive naman po. Kaya pumayag po ako na lagyan si Georgina ng gano'n. Ma'am, masasabi niyo bang rare itong sakit na ito? Kasi ang dami hindi nakakaalam nito sa beta thalassemia. Ang ano po sir, yung sakit po namin, ano daw po yan? Namamana. Genetic din. Opo. Na lahi sa kaninong side sa inyong
mag-asawa? Hindi ko po alam, sir, pero sabi po sa akin ng doktor, kung lahat po ng anak ko meron, parehas po kami mag-asawa meron. Ah, para kayo yung carrier. Opo, kami po yung carrier. Mm. Tapos yung iba pong pasyente na kasama namin sa PCMC, sir, halos lahat po ng anak niya meron. Ah, ma'am, may sinasabi ko kasi kayo kanina, ano pong isa sa mga dahilan kung bakit kayo nakipag-ugnayan sa amin para sa anak niyong si Lovejoy? Sir, ang pinaka ano po kong concern ko po is yung sa ospital na lilipatan po namin mga adult. Kasi po sir, nahihirapan po kami makahanap ng ospital nang wala kaming referral ba. Mm. Kasi po, wala pong tumatanggap ngayon na ospital basta-basta gawa po na ng COVID. Mm. At saka po, siyempre, mag-uumpisa po kami sa umpisa. Mm. Maghahanap pa po kami ng mga kung sino-sino pong... Ilang taon po siya sa PCM, sa Philippine Children's Medical Center? Nag-umpisa po kami sa 2015 po. Ilang taon siya nun, ma'am? Nasa 8 years po, sir. So tuloy-tuloy yung ano, yung ako, pagsa... Sir. Ngayong COVID, halimbawa, hindi kayo nakakakuha pa ng ospital, paano yung pagsali ng dugo sa kanya? Sir, pwede naman po siyang magsali. Salin lang po sa PCMC, pero yung iba pong ma-admit, hindi na po. Pero lagi po ina-advise sa amin ni Doc na kailangan na po namin lumipat ng ospital kasi po adult na po. Sa ngayon, wala pa kayong nahahanap at parang may gusto kayong iparating na sana, paano ba yung, sinubukan niyo nung magpumunta sa PGH? Sir, nung subok na kami magpunta sa PGH, nahirap pong pumasok nang wala pong... Pag-uumpisahan talaga, sir. Pag walang kakilala. Opo. May na kayo doon, nagpa-admit na or ay, sir, yung unang procedure para makalipat kayo doon, nagawa niyo na? Hindi pa po, sir. Wala pa po talaga kahit ano, sir. Ito ba, ma'am, si Lovejoy nakapag-aral naman? Opo, sir. Ano mga natapos niya na? Sir, matatapos na po siya ng high school kasi po, patigil-tigil po. Siyempre rin naapektuhan yung pag-aaral niya. Kasi po, sir, noon sa school, mainit. Mm. Nag-stress po siya, hindi po, namumutla. Mm. Kaya hindi po napasok. Ah. May mga restriction ba sa pagkain o sa pagkilo sa normal na buhay niya para hindi siya, kumbaga, kasama ng pag-iingat sa kanya? Sir, marami pong restriction talaga. Opo. Sa katulad nilang may mga kondisyon. Mm. Hindi mo sila nakikipaglaro sa mga ano kasi madaling mapagod. Lalo na po pag mababa yung humugulan. Mm. Pag ganun din. Opo. Ma'am, magastos ba yung ganitong sakit? Saan kayo pinaka nahihirapan na kumuha ng panggastos? Sir, magastos po talaga unlike po sa ibang mga sakit kasi po meron po kami blood transfusion. Meron pa po sa blood transfusion, meron po kami mga laboratories. Mm. Meron po kami gamot, pinakamahal po yung mga gamot namin. Mm. Magkano ginagastos sa isang taon, ma'am, sa blood transfusion? Sir, ang ginagastos po namin sa blood transfusion po namin, baka hindi po kayo maniwala, ito po. Papakita ko po sa inyo. Ito po, ang sad po lang po, sir, ang isang taon po namin nasa 850,000. Nahahanap niyo yan? Opo, sir. Talagang bait, ano? Opo. Paano kayo nakakapag-cope? Ano nyo natatawid yung kalagayan ng ni Lovejoy at saka ni Georgina nga sa ilalim ng pandemic? Sir, ngayon, sobrang hirap po pag nang dumating po si COVID. Mm. Nagkakaroon po kami ngayon ng hindi pag-attend sa check-up, hindi po kami nakakapagsalin. Mm. Kasi po... Hawakan niyo po, ma'am, yung frame, yung picture ni Lovejoy. Mm. Hindi po kami nakakapagsalin kasi po, sir, yung pondo po eh, mahirap pong hanapin ngayon, unlike po nung dati. Mm. Kasi po, dati po, pwede kami pumasok basta-basta sa office ng mga senador. Ngayon po, hindi po kami makakasok. May mga tao bang ano yung hindi kayo pinabayaan, hindi kayo
Yung kailang pinapasalamatan nyo kasi lagi kayong sinusuportahan. Kasi napakahirap nun ha, kung 800,000 halos ang... Ano yung 800,000, ma'am? Yung parang isang package ba yan? Or... Ako, isang taon po. Sa isang taon? Opo. Laki ano? Laki po, sir. Kaya po mamahalin po mga bata namin. Oo, parang lumalabas na ang susunod kong tuloy, tanong tuloy ay, ang sakit ba na ito ay pang mahirap o pang mayaman? Ayun nga po. Sabi nga po ng doktor, sakit daw po ng mayaman. Mayaman, oo. Ma'am, dito sa journey nyo na may sakit ang anak nyo, na iniwan na kayo ni Georgina, ano yung mga natutunan, may mga aral o values ba kayong natutunan dito? Sir, marami po. Kasi po sir, sa kagaya po, lalo ako sa parents ko ako, single mom, marami po akong natutunan na hindi po natin kailangan yung maging mahinaan. Kailangan po natin magpakatatag para sa mga anak po natin. Mm. At saka po yung mga anak ko, mas naging responsable po sila dahil sa mga katotohanan. Mm-hmm. So, naawa din po ako sa kanila dahil mayroon naman po silang mga sariling buhay, pero mm-hmm. hindi po sila nakakalimot sa mga kapatid. Ano pong mensahe ang gusto niyong ipaabot sa mga nanonood sa atin? Sa mga nanonood po, sana po sa mga katulad namin, mga may mga ganitong kondisyon na anak, prayer lang po. Mm-hmm. Masaya na po kami doon. Mm-hmm. Mas magagalak pa nga po kami kung kami po ay nabibigyan malaking tulong po sa amin kahit maliit na bagay, dahil sa kagaya po namin, araw-araw pinoproblema yung pamasahe, mm-hmm. panggamot, mm-hmm. lahat po. Mm-hmm. Kaya po napakaswerte po ng ugang nanay na wala pong sakit ang mga anak. Kaya alagaan niyo po silang mabuti. Tama, salamat. Ano yung pinaka-importanting bagay na nagsisilbing gabay sa inyo? O parang nagiging silbing ilaw para pagsumuko sa buhay? Sir, yung pag-asa po, nasa taas po lagi eh. Mm. Lagi po namin sinasabi, kahit mahirap ang buhay, wag lang po kami bibitawan ni Lord. Gabayan niya po kami. Mm-hmm. At yung mga anak namin, wag nila po pababayaan. Lalaban po kami, sir. Hahanap po kami ng pondo para sa kanila. Basta kasama lang po lagi namin siya. So, yung pagpapunta sa ospital, wala pa kayong definite na petsa kung kailan? Sir, sa pagpunta po namin ng ospital, kukuha pa po kami ng schedule ng swab test. So PCMC pa rin ang blood transfusion. Opo. Magkano ay naabot yung pamasahe niyo, ma'am, sa isang araw? Sir, pag dito po, dalawa po kami, 30. Tapos 30 ang... hindi, hanggang isang araw, balikan. Sir, nasa abot din po na 1,000, sir. Parang may iaabot ako sa inyong pamasahe.